So to initiate the event, please all welcome the Presidential Advisor for Entrepreneurship, Chair of the ASEAN Business Advisory Council of the Philippines, the founder of Go Negosyo, Mr. Joey Concepcion! The last 14 years, Go Negosyo has been advocating that the way forward for our country to succeed is that no Filipino should be left behind. Digitalization is not only pro-all, but pro-poor. This is why the Alliance has come together with Go Negosyo, created this massive event called Sign Up. And 7 months na po ako sa Angkas. Dati po akong restaurant manager ng isang fast food chain. 6 years po akong restaurant manager. Ang basic ko dati, nung restaurant manager ako ng isang fast food chain, 30 hanggang 35,000. Sa Angkas, sa isang linggo lang, kaya kong kumita ng 10 to 12,000 a week. Nakatambay mag-grabbot ka, kahit paanong menu ang gustuhin ay maihahatid niya. Nag-start ako in one unit, isang sasakyan. Tapos sinamahan ko na si Pagatsyaga. Kasama lahat ng problema. 4 months ako tumira sasakyan. Hanggang ngayon, may hawak na po ako ng 12 units. Meaning, isa na po akong operator. Ito na ang pinakahihintay, magnegosyo sa sa loob po ng 3 taon, una po kinikita ko lang sa senya sa nasa 2,500 po. Ngayon po kumikita na po ako ng 15,000 pataas. A week po yon. Dati po, umaasa lang ako sa asawa ko na kung magkano lang ibigay. Ngayon po, kayang-kaya ko na pong tumayo sa sarili ko po. Yung 4 na anak ko po, yung 2 anak ko po, kaalis na po. Pinagpaaral ko po sa National University Private po yon. Our shop would not be able to reach what we have right now without those mentoring, coaching sessions, the techniques that they are giving to become an effective seller. So, from a regular seller, we're able to achieve the goals, and every time na may goals kami, na ma-max out namin our target. Nagsikap po ako na magmaniho, mag-drive sa Grab. So maraming opportunities. Makasama mo yung pamilya, no? Nang mas mahabang oras. Yung sasakyan ko po ngayon, more than 3 years na po. Nakakuha po kami ng sasakyan at nakakuha din po kami ng bahay sa Cavite. Kumikita ka na hawak mo yung oras. Dati po yung sahod ko sa isang company ay 16,000 a month. Yung iba, sumusobra pa. Of the president. He is happy that you have attended the summit, and he sees a very good future for this economy, especially under the leadership of Mr. Joey Concepcion. I have made a commitment in the last 14 years, and next year will be the 15th year of Go Negosyo. My mission is to help every Filipino out there succeed in life, but in the end, no matter what we do, we can only do so much to guide, teach, and mentor you. But in the end, it is your will, the right mindset, that will propel you to success. And it has to be a teamwork.
So again, you can bank on us that we will not stop till every Filipino out there has a chance to succeed in life. Thank you. Let us all welcome on stage the Presidential Advisor for Entrepreneurship, founder of Go Negosyo, ladies and gentlemen, Chair of ASEAN Business Advisory Council, no other than Mr. Joey Concepcion. Our efforts with this government, President Duterte, whose passion is to help the Filipino people move up in life, the private sector, together with DTI, DA, and DOT, are moving heaven and earth to really fulfill and help you fulfill your dream to become one of these successful entrepreneurs. Government naman po, na DTI, nandyan din ng DOST, Science and Technology. Pagdating mo sa mga product development, mga new R&D discoveries, and mga research output ng DOST, pwede po ninyong gamitin. Kung wari, ito po ay magpapabilis sa proseso ng inyong pag-weave or kahit anong produkto. I felt really excited about being here. I thought the Philippines provided one very important aspect, which is it's a country that really gives you the ability to live with purpose, that you, whatever you do, has an impact beyond just money. Let's talk about legacy. And a legacy to me is about giving a contribution, not a recognition. Every day you create your legacy. I had my standards of excellence that I wanted the people to live up to. And that motivation came from my desire to be able to inspire my audience. There's a real emotional engagement that I kept alive with my audience. And yeah, if you can call that part of my legacy, then yeah, it is. Supportive community, so hanapin niyo yun sa buhay niyo, someone who can guide you, a mentor, a woman community, a woman chat group. Lahat po kami takot, walang tao dito na walang anxieties, and I think what nakakatulong yung magpre-prepare ka talaga, be the best you can be, learn as much as you can. Nakakatulong sa akin is when I recite scripture to myself. I think that the fear actually should just empower you. We are happy to report that after 6 months in office, ay mayroon marami na kaming bagong programa para sa millennials, para sa kababaihan, para sa may gustong mag-farming at mag-agri-negosyo. So palakpakan natin si Joey Concepcion at talaga naman Go Negosyo is one of the best in terms of advocating, promoting entrepreneurship in this country. This is our next forum, Women of the World. Being a woman of the world is really trying to find a solution to problems that are happening not just here locally, but also globally.
in my business, I just don't want to encourage women to be beautiful on the outside, but I also want to encourage women to be beautiful on the inside. First, start in a belief in yourself and set goals for yourself. Challenge yourself to achieve things that you don't think is achievable, but you need to put that goal there. Secretary Mon Lopez and myself have been pursuing the vision of giving every struggling entrepreneur out there a chance to succeed. Together with the Alliance here of 30 chambers and organizations, we are committed to this vision. I believe that by unity, cooperation, and hard work, we shall achieve our aspiration for our country and the good life that we always wish for the Philippines. Let us work together to realize our hopes and dreams for our people and nation. Kaya ba natin to? Kaya! And magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po mga aking mga ka-negosyante. Ako po si RJ Ledesma at ako po ay magiging Go Negosyo Mentor at Moderator ninyo ngayong hapon na ito for our Go Negosyo Mentor Me Online. Ito po ay isang libreng negosyo mentorship program that will help our aspiring and existing micro, small, and medium enterprises para lumaki at lumago yung mga negosyo ninyo. And especially during this time ng aming COVID-enhanced community quarantine, tinutulungan po namin yung mga negosyo na mag-survive at mag-thrive pagkatapos ng ating COVID-19 lockdown. Mapapanood din nyo ng libre ang MentorMe Online araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 11 ng umaga at alas 3 ng hapon. Kanina po pinag-usapan natin yung business laws and government service para sa ating mga small and medium scale businesses. Yan po yung nangyari kaninong umaga po. Pero ngayon po, importante rin yung topic tungkol sa buwis o taxes. Ano ba yung mga taxes na relevant po para sa ating mga small and medium enterprises? Hindi lang sa mga may-ari ng mga kumpanya, pati na rin po sa mga empleyado ng mga small and medium scale businesses. So importante po, magtanong, matuto at malalo. Tumutok lang po sa MentorMe Online Facebook live stream ng Go Negosyo page. Magtanong sa ating mga Go Negosyo mentors sa aming comment sections, please. State your name at kung saan kayo galing. So unang-unang, maraming salamat. Thank you for joining us right now. Maria Bernadette Malana, Sinclair Intervalog, Gerald Felix, Connie Abay, Diday Abruy, Aubrey Sequeira. Maraming salamat. Thank you so much for joining us. Please continue to join us here this morning sa lahat ng mga sa iba't ibang dako ng mundo. Please join us here on Go Negosyo. So tumutok lang po sa Go Negosyo MentorMe Online Facebook live stream ng Go Negosyo page. Magtanong sa ating mga Go Negosyo mentors in the comment section. I-like at i-share ang aming Facebook live stream sa inyong mga Facebook accounts. And maaari kayong manalo ng libreng libro mula sa Go Negosyo. Abangan lang ang listahan ng ating weekly winners sa ating Facebook page. Mag-comment ng inyong mga mensahe at mga aral na natutunan mula sa ating mga mentors. At maaari kayong magkaroon ng chance na ma-feature sa ating Go Negosyo comment of the day. Please just use the hashtag MentorMeOnline and the hashtag FreeNegosyoMentorship. Again, thank you so much everybody for joining us here this morning. Uy, may taga Saudi Arabia pa. Maraming salamat, Kiro Maravillas, Jomar, all the way from Saudi. Assalamualaikum, maraming salamat po. So dalawa po yung ating magiging talks this afternoon, or two sets of talks here this afternoon. Yung una nating panauhin
ay yung Chairman and Senior Tax Advisor ng Asian Consulting Group. Siya po si Mr. Mon Abrea. Mon, kumusta kayo dyan, Mon? Mon, how are you doing? And aside from Mon, pagkatapos yan, si Mon ay sasabihin yung mga latest updates tungkol sa ating mga tax compliance at anong mga bagong tax guidelines na lumabas habang sa panahon ng quarantine. At pagkatapos ni Mon, pabalik naman po si Ms. Ginger Arboleda, Chief Operating Officer ng Taxumo, at Tita Kaluya of Tito M. Ampo of Kaluya Private Practice and former National President ng PICPA Foundation. And again, maraming salamat sa lahat ng ating mga bisita ngayong hapon na to. Thank you so much for your time. Unang-una, Mona Brea, Asian Consulting. Magandang ng hapon po. Partner, it's good to see you here on air. Kumusta kayo? Kumusta yung enhanced community quarantine vacation mo sa bahay? Dahil trabaho, parang ganun din. Pero sobra akong nagutom dun sa pinost ni Joma, gani partner, ha? Yung Mercato. So, ayan. Gusto ko lang sabihin na kami ni Mona Brea, pareha po yung aming partner sa negosyo. Yan po si Jose Magsaysay o Jomag. Siya po yung co-founder Potato Corner. At siya po yung kilang-kilala siya sa paglaki ng Potato Corner. And he's a partner namin ni Mon. Partner niya sa Asian Consulting at partner ko rin sa Mercato Central. Again, yes. Tinag niya ako. Grabe yung pagkain. Nakakagutom. Kaso nasa Pampanga ako eh. So, medyo malading deliveryan dito. So sa lahat naman nakikinig sana ngayon, bukas na po yung Mercato delivery. Pwede niyo tulungan yung aming mga micro and small vendors. Mamili lang kayo dyan sa aming mga vendors because it goes straight to them eh. So please order from us online right now. Makaka-deliver kami sa inyo. Just go to the Mercato Central Facebook page para makapili ng mga home based vendors. Ito, unang muna mo, bago sa atin yung buwis, yung new tax regulations at guidelines na lumabas during the crisis ng COVID. Unang-una, kumusta naman yung negosyo ninyo, Mon? I'm sure na at this point in time, Asian Consulting, ito po ay isang consulting service. Kaya rin po ay nagtala. Can you tell us how your business is adjusting right now sa ating crisis? What are you guys doing? Actually, RJ, the good thing is, last year pa lang, nagsimula na kami ng digital transformation. So, karamihan sa aming mga tax review, we can do it off-site. So right now, even with our celebrities, we are able to prepare their tax returns kahit hindi kami nagkikita. In fact, yesterday, napadala ko na kila Nadine Lustre, kila James Reed, ang mga income tax return nila. We're ready to file anytime. Well, okay. Yeah, because we are able to do it offsite. Okay, so right now, para sa sinasabi mo ngayon, Mon, importante na kahit noon pa, people should have been ready to do remote work or work from home. Kasi yan po yung lumalabas na dito ngayon. Parang kahit before the crisis, pwede na kayo mag-work remote. Ano ba ako? Yes. Actually, kami yata yung first na nag-implement nung work from home. So we started already the work from home kasi RJ, ma-traffic talaga. Kawawa yung mga consultant namin na nauubos yung oras nila sa kalsada. And we also encourage our taxpayers na yung mga files, basta may confidentiality clause naman, that we are able to assess it offsite. Hindi na namin kailangan makita yung actual na document. Okay. Ano pa, marami ka nang natutunan tungkol sa work from home. And of course, yung mga other changes or improvements na pwedeng gawin sa negosyo. Ano lang yung payo mo sa mga entrepreneurs na nakikinig ngayon on how they can adjust right now to this crisis? Actually, RJ, kailangan talaga maging flexible tayo eh. Hindi natin talaga pwedeng hindi tayo pwedeng ma-disrupt ng tulad ng crisis na to na totally business will be discontinued. Dapat maging creative tayo. Then at the same time, we give some flexibility sa ating mga employees. Ako natutuwa ako, RJ, because of WhatsApp and Viber. Ironically, mas nakakausap ko yung mga consultants namin ngayon kesa nung pupunta ako sa office. Kasi pagka sa office, RJ, diba ang tendency natin? Because I am the chairman, I only get to see kung sino yung ka-meeting ko. But because of WhatsApp and Viber and Zoom, I get to get in touch with everyone. Kasi nasasama ako sa iba't ibang grupo eh. So grupo ng creatives, grupo ng advisory, grupo ng finance. So I get to talk to them dun sa mga chats. Okay. Paano naman yung, ano ginagawa nyo naman sa
ano ginagawa niyo naman sa mga empleyado? Did you give them 6 months pay? Did you give them, what did you do to help them out? Okay, the first one is we issued a work from home allowance. Kasi ang katotohanan, RJ, pag nagpa-work from home ka, kahit nasabi nila nakatipid sila sa pamasahe, ang gastos sa kanila kuryente. Remember, magla-laptop yan, they have to use their cellphone, mag-charge yan. Puro sa bahay yun. So we release work from home allowance. And our president is Jomag. So pina-approve ko kay Jomag kagad na maliban doon sa sweldo na pina-release namin in advance, we were able to release an allowance for all of them. Okay. Regular and non-regular. So paano naman yung 13th? Did you also release 13th month pay? Anong balak mo? 13th month pay? Ang ginawa namin, RJ, is incentive-driven. We set a target during this quarantine period. Pag na-hit nila yon hanggang April 14, pagpasok nila, they will get their mid-year bonus. Okay, maraming salamat. Not the 13th month, mid-year bonus. Mid-year bonus na lang. Yes. Para pinaaga mo na lang yung mid-year bonus. Yes. Okay. Maganda yan para may konting incentive yung mga empleyado mo to come back to work again after this crisis. Exactly. Okay. Just moving on right now, Mon, let's talk about more about yung mga bagong buhay, so mga taxation na bumabago. Kasi almost araw-araw may lumalabas na bagong policies yung interagency mga tax. Mga circulars, ETF, sa maraming circulars rin. At syempre rin sa BIR, we're also getting statements muna kay Commissioner Dulay na ngayon pwedeng i-delay income tax. So can you please run us through right now what have been the updates since the start of the crisis na kailangan malaman unang-una ng mga employer at pangalawa ng mga empleyado during this COVID lockdown? Okay, the first one is yung sinasabi ni BIR na sino ba yung required or exempted or hindi required mag-file ng tax returns. Kasi RJ, madalas natataranta tayong lahat, hindi naman pala dapat. So the first one is, para po sa ating mga OFWs na nakikinig, para po sa ating mga immigrants, yung mga wala, hindi na dito nakatira, at mga seaman, exempted po kayo sa pag-file ng income tax return. So wag na po kayo mangamba. Then, para po sa mga empleyado, as long as isa lang po ang employer natin, wala tayong ibang sources ng income, hindi po tayo required mag-file. Pwede po tayo mag-file kung gusto natin, pero wala tayong babayaran. Pero hindi tayo required. Ang required lang po mag-file, lahat ng negosyo na narehistro hanggang December 30, 2019. Ulitin ko lang yun, RJ, ha? Kahit December 30 ka nag-register last year, required ka mag-file. In short, kahit hindi ka nag-operate, kahit hindi ka kumita, kahit nalugi ka, mag-file ka. Required ka under our tax code. Okay? Oh, yun yung dun sa required o hindi. Ngayon, ang tanong naman, ang susunod na tanong dun is, paano ako magpa-file? Quarantine nga, lockdown. Oo. Well, nag-issue na ng RMC 28 at 30 si Commissioner. In-extend na yung deadline, RJ. So instead na April 15 para sa annual income tax return, ang deadline na natin is May 15. May 15 na. Okay. Extend. Depende sa kondisyon ng quarantine, kung ano yung magiging estado ng ECQ. Okay. Then, so paano pag may extend yung ating ECQ, paano yan? Ganun, may extend din siya. Nag-issue na ng memo na kapag na-extend ng ECQ, automatic may extend din yung mga deadlines. Like for instance, RJ, diba, meron tayong VAT, may percentage tax, maraming iba't ibang tax, automatic 30 days from the original deadline, may extend siya. Pag na-extend yung ECQ, may extend siya ulit. Okay. The next question is right now, how are the different ways? Pasensya po, may feedback. Ayusin po namin yung feedback. Matanong muna to. How can you file, let's say, even from home? Can you also file from home your income tax? Do you have to make a physical appearance to do the income tax? Okay. The good news is, lahat tayo pwede mag-file using our laptop or computer. So we just have to download or enroll ourselves sa EBI forms. Hindi na natin kailangan pumunta sa BIR or pumunta sa bangko para sa pagko-comply sa BIR. Uulitin ko po, we just have to use EBIR forms. So pwede na tayo mag-file. Then, pwede din tayo magbayad gamit yung GCash, yung credit cards, yung mga online payments, DBP, Land Bank, even yung Paymaya, pwede na rin. So actually, hindi nga natin kailangan lumabas para mag-file at magbayad. Ang reason lang kung bakit in-extend yung deadline,
kasi may mga preparation na kailangan gawin manually or baka nasa opisina, pero dahil hindi tayo pwedeng pumasok ngayon, in-extend the BIR. Pero actually, RJ, pwede tayong mag-file and pay online. Hindi na natin so, kailangan ng physical contact or visit sa office ng BIR. Okay. But if ever kailangan pumunta sa BIR, it has to be done before May 15. I'm sure may mga social distancing rin dyan. Correct. Actually, bago nag-total lockdown, meron na silang distancing. Or actually, kahit walang ECQ, may distancing talaga ang taxpayer sa BIR. Medyo umiiwas sila sa BIR, di ba? Pero ano rin, isingit ko lang, RJ, yung sa BMBE. Di ba marami tayong mga startups na exempted sa income tax because of barangay micro business enterprise. Okay. Itong ini-issue ni DTI Negosyo Center. Reminder lang po, required po tayo mag-file ng annual information return. Annual information return? Iba yan sa income tax return? Yes. Equivalent siya sa tax return. Pag hindi po kayo nag-file, mape-penalize po kayo. Wala po kayong babayaran. Exempted po ang BMBE sa income tax. But you need to file the annual information return. Available po siya sa BIR website. You can do it online. So wag po kayo mataranta. Okay. Ulit lang natin, di ba? Kasi may mga terms na ginamit natin dyan. Shortcut, BMBD. So yung mga talaga yung super micro business na nag-file sa permits nila, di ba? Yung sinasabi yes, mo. Yes, ito po yung enterprise na ang capital or asset is below 3 million RJ. At ang DTI ang nag-grant nung certification that gives them income tax exemption. However, okay, so, required pa rin mag-file. Yun lang yung kina-clarify ko. Exempted po kayo. Wala pong binabago. Pero required mag-file ng annual information return. Oo. Ay, ito lang gusto matanong, matanong lang mo, no? Ay, kasi kanina sa ating mga ibang OFWs, pati na rin po yung mga immigrant abroad, they're exempted not just this year, but every year they are exempted. Every year they are exempted from filing income tax return. Kaso RJ, every year, nagtatanong sila kung magpa-file sila. Kasi nga dahil kumikita sila sa abroad, baka daw habulin sila ni BIR, exempted po kayo by law. Okay. So, having said that mo, una-una, di ba, alam natin yung parang sa income tax ngayon, no? What else should we know about, especially right now? Let's talk about mga employers naman dito ngayon. They're very worried right now about paying taxes. What can they apply? Can they apply for tax amnesty, tax shield, or tax deductions because of the losses due to the crisis? Yes, RJ, maganda yung binanggit mo, lalo na sa inyo, mga food, nasa food industry. All companies that will incur losses, whether food spoilage, nasirang inventaryo, losses, or nasirang gamit, you have 40 days after the lockdown to file it before BIR. Ulitin ko po, 40 days after the lockdown. So kapag na-lift yung lockdown, merong 45 days para i-file sa BIR, i-inform sila na X amount yung nalugi ko, or ito yung mga inventaryong nasira, or ito yung mga gulay or ingredients na nasira, or mga stock na hindi na pwedeng ibenta because of the lockdown. Ipa-file niyo po sa BIR with the estimated amount. RJ, kailangan may amount para maklaim mo sa losses. Yes. Ganun din ng panahon ng Taal. In-remind ko din sila noon, you have to file it. Hindi porket alam ng buong mundo na nalugi yung negosyo mo, i-assume mo. Hindi, you have to file with estimated amount of losses. Now, yung kabaliktaran naman, yung mga nagdo-donate naman, RJ, halimbawa sa inyo, nagdo-donate kayo ng inventory nyo, or ako, magdo-donate ako ng libro or ng services, you can also file it as charitable contribution, tax-deductible din po siya. Yung first 250,000 RJ, exempted yan sa donor's tax. Pero kung ayaw mo magbayad ng 6% donor's tax, idaan mo sa DTI, sa LGU, sa DSWD, sa simbahan, sa mga foundation na BIR accredited. Tax exempt pa rin yan at makiklaim mo yung donation mo or yung charitable contribution mo as tax deductible. So ito po yung mga pagkakataon na either nawalan ka or nagbigay ka pero pwede mo parehas magamit para mapababa yung income tax mo. E paano naman kung ikaw ay isang freelancer na kailangan mag-file ng taxes naman? Is there anything also tax deductible on your part kung ikaw ay isang freelancer? Actually, pag freelancer ka, RJ, basta registered ka naman sa BIR, you're considered like a business. So pwede mo ma-avail lahat ng mga expenses or deductible na yon. Ang hindi lang nakaka-avail ng deductible expenses, RJ, mga empleyado. Kaya nga dapat mas generous tayo sa empleyado kasi they cannot avail any losses.
they cannot avail any donation as deduction. Kung ano yung sweldo nila na we-withholdan siya, wala nang iba pang deduction or savings. Okay. Let's say more just in case right now, may mga dumadaan sa isang BIR audit happening right now before the crisis. Mga nagpasalamat kasi nagka-ECQ dahil na-suspend yung audit. Actually, nag-issue din ng Circular Agency Commissioner. After the lifting, RJ, after the lifting, may 30 days para i-resume yung audit. Meaning kung kailangan mo mag-submit ng reply, mag-submit ng documents, meron kang extension na 30 days. Okay. But after the lifting ng lockdown. So pag na-extend yung lockdown, extended pa rin siya. So wag po mag-alala yung mga ino-audit. Pahinga muna po kayo. I-gather nyo muna yung documents. Pagkakataon nyo to, kasi the BIR examiners cannot get in touch with you right now or pressure you. Kasi lahat suspended. Uh-oh. So after the lockdown, saka may 30 days tayo to submit or comply whatever BIR is asking for the audit. Okay, very good. Kasi naka-lockdown rin yung mga opisina. Hindi ka makakapasok na para yung mga papeles. Kasi RJ, may mga nag-message sa atin sa Facebook. May mga examiner down na nag-message sa text, nagpa-follow up na. Wala pong pwedeng maging collection during the lockdown. So lahat po ng ino-audit, freeze muna. 30 days after the lifting, saka po magtutuloy lahat ng mga requirements na pwedeng i-comply. Balikan ko lang, RJ, yung amnesty. Mm-mm. May amnesty po tayo, na-extend din siya. Kasi dalawa yung amnesty na na-approve ni Presidente RJ. Yung estate tax, saka yung delinquency tax. Ang delinquency tax, ito yung mga may kaso sa BIR, whether nasa tax Court of Tax Appeal na, nasa BIR Legal Office, yung mga nakikinig sa atin na na-audit, alam nila yan. So, iba't ibang level sa BIR. Na-extend po yung deadline ng amnesty hanggang May 23. So, meron pa po kayong pagkakataon para mag-file para hindi nyo nabayaran lahat ng mga penalties na charged ni BIR. Tax amnesty on delinquency yan, RJ. Pero yung estate tax amnesty, yung mga nagmana ng lupa, RJ, na panahon pa ng hapon na hindi pa nalilipat yung property, hindi po ngayon ang deadline yan. Next year pa. So hindi siya kailangan ng extension. Kasi yung iba nagtatanong kung kasali ba siya sa extension, hindi po siya kailangan ng extension kasi sa 2021, June 15, pa ang deadline ng estate tax amnesty. So meron pa tayong mahabang panahon para doon. May panahon pa naman dyan. Ito naman, Mon, kasi mukhang ikaw yung resource person ng lahat dito ngayon tungkol sa mga taxes. Pero may bang isang venue or website or Facebook page na pwedeng bisitahin ng ating mga small and medium businesses ngayon, especially to get updated on the taxes? Actually, ang unang-una at pinaka-credible, Bureau of Internal Revenue Philippines. Natutuwa tayo kasi dahil nakikipag-ugnayan tayo sa BIR, ina-update na nila, RJ, kasi dati hindi sila nagpo-post. So ngayon, updated na yung Bureau of Internal Revenue Philippines. Official pong website or Facebook page ni BIR yon. Of course, you can also follow us sa Asian Consulting Group or TaxWiz PH para dun sa mga updates. Actually, banggitin ko lang, RJ, marami may mga questions. Ako, nahihirapan akong sumagot dun sa messenger kasi minsan ang haba-haba na ng mga kwento nila o reklamo nila sa BIR. You can just download our app, yung TaxWiz PH. Libre lang po siya. Pwede kayo mag-chat. Ako din po ang sumasagot dun. Kaya ako din yon, mas controlled lang kasi sa Facebook naghahalo-halo, hindi mo na alam kung sino yung nangangamusta, sino yung happy birthday, sino yung... So medyo magulo siya. Pagka dinownload niyo yung app na TaxWiz PH for free, pag nag-chat kayo, ako din po yung sumasagot doon. Okay. Kaya pagka po sumagot, pwede niyo akong kausapin diretso. Ayan, thank you so much for your public service. Mon, isang pahabala question. Actually, magandang question ito kay Mary Day Hannah Ramos. E paano naman kung kunyari ako po ay events management provider. Maraming events na na-cancel, or dinagamit, or let's say that I'm a florist, all the flowers got kabulok. How can I file, let's say, for example, I'm an events company or service-related company? Yes. Okay, maganda yung tinanong mo, RJ. Lahat ng mga documents that will support your losses or mga in advance mo na nawala, down payment mo na nasunog or inirentahan mo na hindi nagamit, just consolidate it and then submit the total amount for the losses which you can claim sa BIR. So pagka-claim mo siya, pero ano, RJ, linawin ko lang ha, yung i-claim na losses hindi para sa tax return this May 15, para po next income 2020 na yan, di ba? Or this first quarter 2020 pwede mong gamitin. Hindi pwede sa 20,
Hindi sa 2019 income tax return, sa 2020 tax return. I-clarify lang natin yun na ang minove ni BIR na deadline, yung April 15 for our annual tax return, minove na May 15. Yes. Pero yung first quarter natin for 2020 RJ, May 15 pa rin. Kaya nga ang recommendation natin, I think bukas lalabas sa Inquirer, I wrote a letter, an article, I'm recommending na bigyan ng 6-month moratorium ang ating mga SMEs. Kasi sa Taiwan, nagbigay ng 2 years, RJ. 2 years. 1 year installment and 2 years na hindi muna magbabayad yung mga SMEs. Sa atin, 30 days lang ang binigay. So, ang nire-recommend ko, RJ, yung malalaking kumpanya, they can afford. Pero tayo mga SMEs, marami sa atin pang pambayad nga na sweldo, hahabulin mo pa sa cash flow mo. Tama, so, ang nire-recommend ko kay BIR, which I will also relay kay Commissioner, 6 months moratorium, pero exclusive sa SMEs. That's and right. Sinabi natin SMEs, DTI can validate sino ang SMEs. That's right. And so, at the same time, yung installment, kung pwede mag-file muna, kahit 10% lang muna yung bayaran hanggang October 15 hayaan mag-installment. Kasi ang point ko dito, RJ, pauutangin mo ko, ano ibabayad ko. Kailangan makabawi muna tayo, 'di ba? So, Tama. The least that the government can do right now, actually 15 items yung enumerate ko are RJ, pero pinaka-critical sa tax is yung moratorium na 6 months extension, installment basis muna, pag-filing na lang muna. At least the BIR can know how much they can collect. Pero dahil wala pa akong cash, bigyan mo muna ako ng palugit ng walang interest, ng walang penalty. Tama. Yan actually susunod ko na tanong sa iyo, anong magagawa nating gobyerno para sa ating mga SMEs? And that's also my biggest worry as well, dahil sa buwis, because syempre ngayon, hindi lahat ng negosyo may enough emergency funds para mabuhay sila for the next 2 to 3 months. Correct. Especially kung tatagali ating lockdown, lampas pa ng April 14. Yes. Pero actually, RJ, nasa Bayanihan Hill to Hill as One Act po yun, na may kapangyarihan ng presidente ngayon na i-extend lahat ng deadlines ng taxes. Kaya ang pinopropose nga natin, huwag po 30 days. Wala po kami magagawa sa 30 days. Kailangan namin 6 months as in talagang opportunity to get back and to really recover not just the losses, pero to raise funds para mabayaran yung overhead ng mga, lalo na yung renta. Like for instance, kami, RJ, sobrang laki ng renta ng office namin. Kami rin. I-wave lang yung 1 month, malaking bagay. Pero ako ang nire-request ko, at least yung 3 months, if not discounted, bigyan ng installment na walang penalty. Hindi ko alam sa inyo, RJ, pero sa building namin, may interest kapag nalilate yung renta. At may escalation rate pa. How can you actually pay all these things kung wala nga pumapasok na cash? Like even sa amin, kahit sabihin mo na we work from home, RJ, we cannot enforce collection at this point. That's right. Dahil lahat na problema. We have to give consideration to everyone. So I guess that's also something that the government should do for us right now. I-mandate yung mga lessor na i-lift muna, mag-waive kahit 1 month na renta. Si BIR, bigyan talaga ng moratorium ang SMEs. Si LGUs, pati business permit, bigyan muna ng moratorium, installment. Kumbaga, bumbay kahit na 6 na buwan, 12 buwan, bumabayad naman tayo eh. Bumabayad naman tayo, palugit lang. I strongly agree. And buti na lang dito yung go negosyo at tulong ni Presidential Advisor Joey Concepcion para ma-advise yung ating government kung ano kailangan ng mga MSMEs. Because alam mo, kahit may 200 billion pesos na ibibigay sa ating mga loan holds, sino po yung naging employer nila? Yung mga SMEs, di ba? Correct. Actually, it's funny nga eh. Kasi diba sabi ni Secretary Dominguez, RJ, ang priority nila yung tao, yung mga empleyado. Secretary, tao din kami. Tao din po kami na nagbibigay ng employment. Pag hindi nyo po pinagsabay yan, baka kami po ang ma-quarantine ng 6 na buwan. We need to support our SMEs. Hindi pwedeng next time or after the employees, dapat sabay. In fact, ang recommendation ko, kasi may 1 billion na inapproven DTI for SB Corporation, dapat pag nagbigay sila ng loan, RJ, wala mo nang interest, saka mas mahaba yung installment period. Kasi talaga ang kailangan natin. Oh, the loan should also be reserved talaga for SME. In fact, like sinabi mo kanina, DTI said that there's a specific, you can tell how much talaga yung SME. And in Japan right now, they're giving away interest-free loan. Yeah, that's good. That's exactly what we need. And in fact, even yung sa ating mga commercial banks, RJ,
The president can mandate them. We need to ask our commercial banks to not just extend for 30 days. We need 6 months moratorium. Lalo na tayo, lahat tayo may mga loans. Ako yung sa condo ko lang naka-loan. Anong gagawin ko doon? Walang pumapasok na pera. Uubusin ko yung savings ko for the next 6 months. I think the government can give us that moratorium or allowance to recover. And ako nga, suggestion ko nga, which I read dun sa implementing rules and regulation, in fairness po naman sa government kay Executive Secretary, nakalagay sa implementing rules and regulation yung term na recover and rehabilitation program for SMEs. Sana lang po mas madetalye. Kasi po pag hindi mo minandate ang BIR, mangungulek ka sa amin yan. Pag hindi mo minandate ang LGU, sa dami ng nilabas na relief goods niyan, mangungulek ta yan. Baka nga balikan tayo sa audit eh. So we need the protection. Hindi lang po yung tao, kasi tao din po kami mga negosyante. Lalo na ako, as a tax consultant, I would want everyone to have tax savings. But what can we save? Wala nga pumapasok na pera. Tama, agree dyan. We need to make sure that government will protect us, that we will not be faced with a lot of interest and penalties. Kasi medyo misnomer yung extension, RJ. In-extend nila, halimbawa yung sa banko, in-extend nila ng 30 days. Ang in-extend nila yung deadline, pero yung interest hindi nawala. Nag-accumulate yung interest. Oh, yes, hindi lang sila mag-charge ng finance, na mag-i-impose ng finance charges. But the interest will continue. Kaya, diba, we need to clarify that. We need to make sure we lobby that as well sa ating gobyerno. Exactly. Hopefully, alay po natin si, kasama po natin si PA Joey, pati si Secretary Mon in helping ng SMEs na mabuhay pagkatapos nitong crisis na ito. Ating recommendation is, sana sabay, wag after people, kasi tao din tayo eh. Mahirap yung plano nila na baka after 6 months nila tayo maalala, sarado na yung mga negosyo. So I really hope that taxes will not only be seen as a source of fund of the government, but also a way to protect and help us. Kasi marami sa atin namumblema paano pa susweldoin yung mga empleyado nila. Sana at least yung tax maging list of our concern in the next 6 months. Exactly. Ilang naman yung pakiusap natin para sa mga SMEs. And again, reminder para sa ating mga SMEs, we really have to follow regulations. Hanggat hindi binibigay yung request natin, we have to follow. Wala man tayong magagawa. Otherwise, we'll be slapped with interest and possible audit pa, di ba? So, yun lang siguro, RJ, sa tulong ni PA Joey, ni DTI Secretary. I hope we can really move it forward kasi nakakatakot to, 2 weeks na lang, how many of us are ready with enough cash to start operating? After 2 weeks, you're right. Diba? You're very, very right. In the next 2 weeks, mag-o-open na yung mga negosyo natin. Ilan sa atin na may pampasahod sa katapusan. So, para alam ko. Kaya medyo lahat tayong mga employers ay hindi nakakatulog ng maayos ngayon. Anyway, before everything else, can you just plug again saan sila makakabisita to find out more about the BIR taxes for this season and also your website mo. Yes po. Again po, para sa ating mga nanonood, followers, ang official Facebook page po ng BIR, Bureau of Internal Revenue. Then, of course, you can also follow us, Asian Consulting Group. And I encourage everyone to subscribe to our YouTube channel, Tax with PH, para ma-entertain naman kayo while learning about taxes. And download our app, Tax with PH. It's for free po. Hindi po kami mag-charge ng kahit ano. You can chat with me. I will answer all questions. Pasensya na po sa Facebook. I don't answer anymore kasi sobrang confusing na marami na yung character. So, sa mobile app po namin, I will answer. Just give me time. I answer everything every day. And just follow us, Tax with PH as well. And of course, itong nasa likod ko, ang aming book. We will donate to DTI para more people will know about the taxes. This is the updated edition with the train law. So, and RJ, yun pala ang pinakahuli kong recommendation. Mm-hmm. Di ba pending pa yung lowering of corporate income tax? Now I am appealing to Congress, to Senate, to all our legislators. Ibaba na natin yung corporate income tax up to 20%. Because this is the perfect time to practically give us a tax relief. Impose 30%, wala po kaming ibabayad. Exactly. So I guess this is the perfect time. So to all our legislators, pray over during this break. Dahil pagbalik nyo, you need to give us this tax relief. Thank you very much, amen, RJ, and to all our viewers. Maraming salamat. Mabuhay. Stay safe and stay home in Pampanga. Maraming salamat again. Yes. Maraming salamat. Mona Brea. Now, moving on to the second portion ng ating diskusyon. Ang ngayong hapon na ito, we've got two more experts to help us out tungkol sa tax compliance.
Makakasama po natin ngayon yung ating aking kaibigan, si Chief Operating Officer ng Taxumo, Mr. Miss Ginger Arboleda. And of course, we also have from the Tita M. Ampo of Kaluya Private Practice and former National President ng PICPA Foundation, Miss Tita Kaluya. Ma'am Ginger, Miss Tita, magandang hapon po sa inyong dalawa. Thank you so much for joining us here today. Again. Yeah, magandang hapon. Magandang hapon po. Oh, kanina po, nung isang linggo lang, kasama ko si Ginger bilang mga resource persons. Ngayon naman, ako po yung kanyang moderator ngayong hapon na ito. So, yes. unang-una po sa lahat, Miss Ginger and Miss Tita, kung kumustahin po yung mga negosyo naman ninyo po, kumusta na naman yung mga negosyo ninyo, anong nangyari na habang nag-break, at ano mga challenges yung nararanasan ninyo, at paano nyo inaayos or nagmamanage ngayon habang crisis time? Ikaw muna, Miss Ginger. Ah, okay. Sige. Ako muna. So magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Thank you so much for offering to me, no, to be a guest dito sa Mentor Me Online, RJ, and to the team of Go Negosyo. So for Taxumo, siguro context lang po sa lahat ng manonood, ano yung negosyo ko po. Ako po yung Chief Operations Officer of Taxumo. So Taxumo is basically a web application. So it's a website kung saan po you can visit, and then it automatically computes for your taxes already. And oh, wow. You can file and pay your taxes online. Ang aming market po are sole props, no? Professionals and freelancers. So these are the self-employed, ang tinatawag nating self-employed individuals. So, maaari rin naman gamitin ng mga corporations and accountants and bookkeepers natin for their clients po, ang Taxumo, but it's only for VAT and expanded withholding taxes. So, there are just some forms that are not available yet in Taxumo. So, the reason why we started this, RJ, no, it was also because of the pain point, yung sinasabi nga ni Mon kanina, no, na as a negosyante, ang negosyo ko dati ay events. So marami akong mga penalties na hindi nabayaran because nga hindi ko alam like ano bang nangyayari, like in terms of tax rules and regulations, ang daming mga changes. So as a small business owner, I didn't really know, hindi ko talaga alam like how to comply, paano mag-comply, lalo naman ngayon na wala na yung mga usual avenues that are given to us, like going to the bank, going to the revenue district office. Natanggalan na po tayo because of the enhanced quarantine, no? Community quarantine. So, I can just imagine now, maraming challenges sa amin. Unang-una, ang daming, a lot of businesses are reaching out to us. We get hundreds of inquiries every day or parang suggestions kung paano nila gagawin ba, like asking us kung paano nila gagawin yung taxes nila from home. Because of that, we had to extend yung hours din ng CSR namin, yung customer service representatives namin. So right now, to contribute also to the community, we extended it from 6 a.m. We're available 6 to 12 midnight ng gabi answering all of these tax questions. Dumami pa yung trabaho ninyo nung lockdown. Dumami parang yung trabaho namin, yes. Oh. Pero, paano yung lahat kayo work from home? Paano kayo nagtatrabaho ngayon? Medyo nahirapan ba kayo? Actually, better naman ngayon. Sanay naman kasi kami because we are a tech company. So lahat talaga, when you mentioned nga dun sa isang webinar natin na businesses should leverage on technology, we started that way. So we started in a way na parang talagang ginawa namin ang Taxumo in a way that it can scale up. So, ibig sabihin na parang we can basically service a lot of clients because it's technology-based. So, okay. Lahat na ginagawa namin, it's data-driven. So, data is sent to BIR, data is sent through to the AABs or yung authorized agent bank partners namin. So, everything is really done online. Ang nawalang negosyo sa amin kasi nga, dahil nga may quarantine tayo, we also service business registration, business renewal, transfer ng RDO, updating ng mga certificate of registration. So all of these manual processes, which are still a lot, yun yung natanggal sa amin. So wala kaming mga services. We temporarily, obviously, no, put on hold lahat ng mga services that will require face-to-face interaction with the government, with the LGU, with the BIR. Paano yung renta mo?
Pararenta mo sa office. Binabayaran pa rin namin kahit na wala kami doon. Wala kami physical presence. Yes. So tama naman talaga yung sinabi din ni Sir Mon na sana talaga bigyan ng palugit, no, in terms of like paying yung mga bills that we need to pay, yung mga commitments natin. So yun. So it has been challenging. But in a way, I think, no, a thing to note is that we work in an ecosystem. So tayo mga negosyante, we look at it, na meron tayong mga customers, we have key partners also. Right now, we're really focusing on paano kami makakatulong sa mga customers namin, paano kami makakatulong sa potential customers, or even kahit na hindi namin customers, and paano kami makakatulong sa ecosystem kung saan naglalaro yung accountants natin, bookkeepers natin, government employees even natin. Okay. Ma'am Tita, kayo naman po, kayo po, you're practicing PE po right now. Am I right? Yeah, I'm sole practitioner. Yeah, I'm a sole practitioner. Oh, ma'am, parang pa, kumusta naman po yung negosyo ninyo? Wala may empleyado po kayo or kayo lang po solo po kayo diyan? Wala na. Wala. Nasa ano nag-work from home. Ah, work from home ka na? Nag-work from home sila. Oh, lahat. Ko kayo po kung nung crisis, anong ginawa kasi po? Kasi sarado. We cannot hindi kami pwede makalabas dito. Ano, yung mga enforcers talagang very strict in Cebu. Opo. So how are you doing, how are you doing right now in terms of the business? How are you managing your business now? Habang now, sarap, walang collection. Talagang walang collection. And then responsibility ko yung maempleyado ko kasi they're not from Cebu. So naka-boarding house. They're not from Cebu. Yung mga auditors ko are not from Cebu, yung mga staff. So naka-ano sila, nasa mga boarding houses at saka dormitories. So responsibility ko sila talaga. So, ang ginawa ko, nag-advance ako ng money sa kanila up to April 15. Okay. Total ang, ano dito, total ang lockdown naman dito up to April 29 ato, 28. So, at least, meron ba silang pera by that time na aabot doon sa end of the month. Kaya lang, ano talaga, gipit na gipit. Hindi, sole proprietor lang ako eh. So, iniisip ko, ano kaya ang kayang magawa din ng gobyerno para sa amin? Yes po, yes dahil po. Ano pang ibibayad, ano pang ibabayad namin sa mga VAT returns namin? Ibinigay ko na sa mga empleyado, uunahin ko mga empleyado. That's not right. The BIR. Yeah. And actually, this is now the payback time for BIR na bibigyan kami ng moratorium. That's right. Parang ganun. Mahirap eh. Oo, opo. So yun. Now, at the time, ngayon nag-work from home sila up to the time na kaya ng mga ano in mga data from the client. Now, alam mo naman yung mga SMEs, magbibigay yun ng mga data din. Ano na, pa-end na ng March. Eh, wala din silang mga tao dun eh. Oo. So, parang stop talaga ang operation. But I hope the government should help us. That's right, that's kung right. Kung kaya nilang magbigay ng 4-piece, how much more with the MSMEs which represent 99.6% right. of our that's economy? Right. I agree. Strongly agree. Dapat talaga bigyan ang mga MSMEs. Okay. At saka yung sinabi na, ano, na yung magdo-donate, tapos up to 250. Yung sinabi ni Mon kanina, up to 250% na walang donor tax. Ay naku, at this time, baka kailangan pa nating masyadong very strict? dapat hindi na tayo mag-strict ngayon. Ang kailangan natin yung survival. That's right. We're all in survival mode po, Ma'am Tita. Opo. Hindi pwedeng ganun. Now, itong mga, kasi mentor ako eh. So, nag-lecture ako ng mga mentees from Luzon, not Luzon, Visayas and Mindanao. Yes, ma'am. So, every now and then, nagko-call sila sa akin, nag-a-ask, aabot pa na madaling araw, tungkol sa kanilang mga negosyo. So, just like itong isa, na ano, yung BPO siya na maliit, sabi niya, paano daw yung mga empleyado niya, nasa bahay na, nagtatrabaho, or somewhere else. So, wala silang mga internet. So, binibigyan daw niya ng pera for the internet connections. Eh ngayon, paano daw wala namang resibo? Sabi ko, at this time, the BIR should not be strict about it.
That's right. That should be ano, talagang tayong mga taxpayers, we should ano talaga assert ourselves. Hindi sa natatakot lang tayo palagi ng BIR. Hindi dapat ganon. Yes, ma'am. Galit ako. Oh, ma'am, salamat po. Ma'am, may konti pang usapan natin lahat ng mga pwedeng i-recommend natin sa BIR through PA Joey and Secretary Mon, no? Balikan muna natin mga kaibigan natin na mga entrepreneur pati mga freelancer. Kasi yung kailangan talaga tulong nila ngayon mismo, di ba? Medyo kailangan talaga ng tulong nila ngayon. But especially for the filing of the taxes. Maybe first of all, Ginger, going back to you lang, Ginger. Mm-hmm. Can you just give them some basic advice lang right now on how they can file their taxes? Hindi kung hindi pwede physically, then online. Kasi yan yung specialty. Mm-hmm. Can you just walk us through the process na ano pwede nilang gawin ngayon? Yung mga MSMEs, pati yung mga freelancer na kailangan mag-bayad ng tax. Yes. Tama yung ano, yung first option really is EBIR forms, no? If hindi ka marunong mag-fill out ng form, kasi pag dinownload mo yung EBIR forms, you'll see a lot of fields. So if kailangan nyo ng tulong, ang Taxumo kasi, what we do is you just enter your income and expenses, so yung mga kita mo at yung mga gastusin mo, tapos yung system na yung automatically nagko-compute ng tax juice natin. And then, pwede ka, you just click on a button, so meron dong file now na button. When you click on that, we send the data already to BIR, and we also send the payment. You can pay via the different channels that we have online. So, we have partner payment channels from GrabPay, GCash, PayMaya, all of the online banks. It's already available, Union Bank, etc. And then you can already file your taxes, file and pay your taxes online. And then yung confirmation, we already put it dun sa account mo. And also yung payment record nyo is also there sa account. So you can just download it anytime. So ganon. So the reason why we created it that way, no, it's to make it more simple for independent like contractors, for all of these freelancers, for all of these self-employed professionals to file taxes. Okay. Kasi pinagdaanan ko na rin yun eh. Like wala naman talaga akong background in terms of computation, di ba? So for those naman that have like intricate kinds of businesses, no, for example, we also have a delegate feature in Taxumo wherein, kung kunwari, pinasok na nila yung income and expenses nila, they can delegate an accountant or a bookkeeper to help them. So all they need to do, that's also part of their subscription, no? All they need to do is key in the email address of their accountant, and then accountant can check their Taxumo account for them. Okay. So ganoon. And then, RJ, I think nabanggit ko rin yung tulong. Tama po yung sinasabi ni Ms. Tita kanina, no? We have what we call, kasi nawawalan talaga ng trabaho din yung accountants natin right now. We have what we call Taxumo Consult. So we partner with CPAs. This is just helping the ecosystem, no? So we partner with CPAs wherein they accept calls online. So, let's say a customer, may problema ako in terms of taxation, hindi ko alam, I want to go to an accountant. So, they can go to Taxumo Consult, they can go to our site, and then they can book a call with an accountant. Okay. So, minimal fee, para rin tumulong tayo sa kabuhayan ng mga, syempre, no? they need to practice their profession and keep their and pay bills. So, yun. So, pwede mo tulungan yung mga accountant ni Ma'am Tita ngayon just in case kailangan tulong. Yes, yes. So I was really thankful that you invited me kasi not a lot of accountants know that they can work with us as well. Mm. So, ganun po yun. Oh, Ginger, pakiulit lang kung saan sila makakapunta sa Taxumo online para kung mga freelancers natin, kung gusto nila mag-avail ng services ninyo. Pumunta lang kayo sa taxumo.com. So, that's our website. Tapos, if you have any questions with regard to your taxes, no, you can just email us at customercare@taxumo.com. And meron din kaming maliit na button on the lower right side of our website. Pindutin nyo lang yon, and then you can already send us your questions as well. Okay. Ma'am Tita, si kay Ginger kasi po, mas bagay yung service ni Ginger para sa mga freelancers, yung mga self-employed. Paano naman po, paano po magpa-file naman yung mga small and medium enterprises natin, diba? At least na-delay na yung taxes at least up to May 15. What are your suggestions? Do we do a physical? Like sinabi ni Mon kanina, mas maganda pag online, pero sa mga hindi sanay mag-online, they have to go there themselves. What do you recommend po, ma'am, sa mga kliyente po ninyo? Actually naman, lahat naman, yung, pag hindi ka EFPS, mag-EBIR form ka rin. Lahat, lahat. So, walang exception. Yes, so, ma'am. Andun yun. Now, walang problema yung pagpa-file.
may pera bang ibabayan? Yun yung tanong. Yan ang pinaka-problema. Meron yes, ba eh yung perang ibabayad mo sa VAT mo, for example, for the February sales, ibabayad mo na ngayong sa March. Eh may pera ka pa ba eh binigay mo na sa mga empleyado yun eh. Yes ma'am. Tama. So yan ang pwedeng mag-file, kung pwede lang mag-file pagkatapos yung sinasabi kanina ni Mona, pwede mo daw bang 10%? Walang 10%, dapat wala mo nang bayad. Agree ma'am. Oh, because actually, so what we're trying to do right now, sana sa tulong ng mga Go Negosyo mentors, ginagawa ni Presidential Advisor Joey Concepcion ngayon, kinukumpul-kumpul na, kinukonsolidate lahat ng mga suggestions natin dahil meron tayo para sa SME, ano pwedeng gawin in terms of tax compliance, in terms of loans, kasi marami pong components yan. Kagaya saka yung loans. Yung loans na SBC loans. Hindi rin ako ano diyan, walang problema kung mag-loan. Huwag lang padamihan yung mga requirements ng mga documentation. That's right po. Nabasa ko rin po. Kasi yung documentation na over. Oo. At this time, hirap na ngang huminga pag gagawin ka pa ng maraming documentation, wala ka na ngang empleyado. Anak ng tukwa. Di ba what I mean? You can just have your DTI registration at saka BIR registration. Yes, ma'am. Yun lang. Yes, ma'am. Ano ba yan? Ano ba yung talagang, yung natutunan ko dito sa panahon na ito, lahat tayo may pagmamalasakit at syempre may konting palugit lang po, konting leeway. At leeway for us, especially right now, it's very tight after this time. Many of us don't very have the tight. financial runway. Wala tayong pera pang gastos for that 3 months. Yes. So wag na yung magpapadala pa ng mga FS na 3 years, anak ng tukwa. Oh. Yung lahat mga ganun, wala na yun. DTI registration at saka BIR registration at saka mayor's permit kung gusto nyo. That 3. Yes, yun ma'am. Lang. I agree. Ma'am, ito lang. Matanong lang po sa inyo ni Ginger. The last part, we'll talk really about a lot more of what we can recommend moving forward. Mm-hmm. Kasi para sa mga nakikinig dito ngayon, ma'am Connie, dami mong fan, ma'am tita, dami mong fans niyan. I agree, ma'am tita. It's Connie. Ha? Nag-agree po sa inyo. Nagka-fan club ka tayo dito, ma'am. Opo. Saan ba yan? Mas pa dito. Maraming fans ka dito ngayon. So, nakikinig sa inyo. Ma'am, mas importante po ito ngayon. Praktika lang talaga. At prank ka po. Yan yung kailangan namin. Prank ka po. Yung talagang ano, kailangan natin ngayon po. Ma'am, but ito naman po. Bumalik lang tayo dito sa I'm sure at this time, bilang mga entrepreneur tayo, di ba? Mga entrepreneur, Go Negosyo mentor. We also get to see yung tinatawag na mga opportunities in this crisis, di ba? Ano pong lumalabas sa ating mga, nakikita natin sa mga negosyo, at ibang tao at sa negosyo natin, na pwede gamin opportunities rin during this crisis? Anong matututo natin dito sa ating mga negosyo? Actually, meron akong isang mentee. Opo. Maybe you know, yung ano ate by tata. So ngayon, itong mga taga DOH nagpapagawa sa kanya ng mga gown para sa yung PPE para PPE. Oh. Yeah. Sila ang nag-ang mga taga DOH ang nagsusupply ng material. So ngayon sa kanila is labor. Because of that, hindi sila nagpapatong ng 12% VAT. Opo. Yun sana ang gusto kong maano na dapat yung mga ganun exempted din ng VAT. Yes. Yes, agree po. Opo. Maganda rin yan. Oh. Yeah, dapat walang ganun. Opo. Ma'am tita, pwede matanong rin po sa inyo. Nakita mo ba na parang nagiging opportunity to sa mga kagaya ng mga kumpanya po ninyo na you start to become digital na yung sa inyong kumpanya? Yeah, gusto ko yung takso mo eh. Oh. Pwede tayo doon. Oh. Kasi kayo rin po, baka mas maganda ngayon na medyo mag-transition na yung negosyo ninyo na may konting physical but konting online na rin yung sa inyo yung trabaho ninyo para makausap mga kliyente na mas mabilis. Hindi pa ba? Yeah, actually we're trying to ano itong tinatawag na zero, yung mga ano na naka-online na lang kami lahat. Tsaka iniisip namin na kung pwede kaming mag-ano ng mga services abroad. But the problem is na ngayon, naka-lockdown din sila eh. Hoy, nako. Oo, yun.
Pero gusto ko yung ki Ginger, okay. Mag-usap tayo. Actually, ito rin po yung purpose sa lahat ba na nakikinig dito ngayon sa Go Negosyo. Alam mo, yung mga sa mga mentors, pati mga kumpanya, natutulong-tulong lang po. Ang ibig sabihin kasi ng ecosystem na sinasabi ni Ginger, lahat tayo ay makakasama dyan. Ibig sabihin kaya, kagaya si Ginger kanina, may ginagawa siya mga consulting services na nangangailangan ng mga nangangailangan ng mga accountants, pwedeng kunin yan kay Miss Tita o kaya kay Ginger. Limitado rin siya sa mga taong ginagamit niya kasi puro freelancers, pero may iba kumpanya. So pag kumpanya, pwede bigay kay Ma'am Tita yung mga kumpanya. Yes, alam mo, we work with mga CPAs talaga. Kunwari may mga corporations and partnerships na nagtatanong about our services. Meron kaming pool of accountants that we give work to para rin makatulong sa kanila. So, ganun. Ayan po. So, mas nakakatulong tayo sa, like, importante, nakakatulong, nakakolaborate tayo, nakakatulong tayo sa isa't isa. Ginger, dito naman sa inyo. Ginger, ano naman natutunan mo? Ano yung mga opportunities in crisis na nakita mo dito ngayon? You know what, RJ? Ang mission talaga namin is to help mga small and micro businesses, no? In terms of like productivity, hindi lang taxation. So when I say productivity, it's really giving them back yung oras na kailangan nila para makapag-concentrate sa kanilang negosyo. So at this point in time, no, what I want to use this time for is really to talk to the government, talk to, let's say, if may mga LGUs na nanonood or even BIR, no, we are here to help you really automate a lot of these processes. Kasi sa automation pa lang, malaking tulong na yan para sa mga small business owners natin. Automation po, If we still do it manually, if we still all have these papers na kailangan mamasahe pa sila, pumunta ng ibang barrio para barangay, LGU, municipal hall, just to pay or just to comply with certain things, you cannot ask that from them. So ngayon, we are appealing, really, we are here to help, no, as Taxumo. If may gusto kayong i-automate, just let us know. We will gladly help you. Okay. Paki-explain na yung automation, Ginger, para sa mga nakakaintindi ng automation. Yeah, so lahat ngayon ng mga processes, no, when you look at your business, so merong mga processes kayong ginagawa na day-to-day basis na usually manual, no. Karamihan sa atin, kunwari magbenta online, maghanap ng offline, maghanap ng customer, offline din, nagbibigay tayo ng flyers, or let's say na meron tayong papel, sinusulat natin yung income natin sa papel. So lahat ng mga to, pwede natin siyang gawin automated. So hindi nyo na kailangan pumunta physically or kailangan pumunta, let's say, sa LGU para mag-submit ng documents, we can help the government develop something like this. Develop like tools that will basically help everybody submit yung mga kailangan nilang to submit or to comply kahit na nasan sila sa mundo. Like for example, we have SSS contributions as well and Pag-ibig contributions in Taxumo. Ang mga nagbabayad sa amin at this point in time, even if they're not our target market, we opened it up to OFWs as well. So maraming mga OFWs who are using Taxumo right now because wala silang means of paying SSS and Pag-ibig. Okay. Okay. Kahit na ano dyan, yung mga proseso really na which is manual or paper-based or gumagamit tayo ng papel or kailangan natin pumunta, we can help the government in that way. So ito yung mga nakikita namin opportunities, RJ, no, for our own business. It's really binabalik namin yung oras sa ating mga micro and small business owners kasi pera, that's another thing, di ba? I think na-discuss naman yung extensively ni Sir Mon at Miss Tita. Another thing is time. Saan tayo kukuha ng panahon para umalis ng bahay, di ba? Which is obviously na pwede ngayon. Pero how do you maximize yung time na binigay sa atin on a day-to-day basis kung ang dami nating ginagawa, di ba, as business owners? Okay. Ma'am Tita, may isang magandang tanong dito. Baka lang magalit ulit, ha? But okay lang kung magalit ka. Okay pa rin. But ito importante kasi inisip ng mga tao ngayon, paano pong babayaran yung, let's say, right now? I mean, just for example, babayaran yung tax. Kung kanyari, kukunin mo sana yung pambayad mo ng buwis sa income mo ngayon, wala kang income ngayon. So kahit mag-file ka, wala kang pambayad ng income tax. What can we do? Anong... Iyon na nga ang problema dahil supposed to be, ang inasuggest ko nga, kung mag-file sila ngayon, mahirap kung mag-file ka na meron kang babayaran. Kasi you have to pay.
Yes, ma'am. Oo. Wala ngang pera dahil naibigay mo na sa mga empleyado mo. Oo so nga. yun ang dapat ano yung BIR. Let's say for example yung VAT mo. VAT ng February, ipa-file mo ang deadline was March 25. Ano, March 20. Wala ka ng pera eh. Oh. Instead of doon na, so yun lang ang inaano ko na baka pwedeng mag-file muna kahit may babayaran, hindi mo na babayaran, pero dapat walang penalties, dapat wala ring interest. That's right, ma'am. Yung parang mag-aano ka lang ng EBIR, mag-file ka sa EBIR. Pagkatapos yun, bahala na kung may bayad, may tax due, dapat hindi lang muna babayaran kasi walang ibabayan yung SMEs. Opo. Yun yung gusto kong ipaparating eh. Parating natin dyan. Okay po. Let's ano unahin mo, ang BIR o yung buhay ng mga tao mo at saka sa'yo? Siyempre. Buhay o buwis? Diba? Anong unahin mo? Di ba? Parang ganyan, di ba? Buhay. Buhay, di ba po? Dapat buhay. Buhay po. Ma'am, sige, balikan natin lang. Let's, before we end, we will consolidate lahat ng mga suggestions po natin. But bago lahat, may isang ano, galing sa isang Go Negosyo mentor din, si Miss Maria Teresita Dimaculangan. Ma'am, si kumusta po, Ma'am Tess? Opo, Ma'am Tess. Sabi niya, bakit Tess? Binabati ka, Ma'am Tess. Sabi nga, sabi rin niya, yung mga empleyado niya ay natatrabaho rin sa bahay. Pero si Ma'am Tess, senior citizen, pero magaling sa technology, magaling siya, nagpo-push sa technology. So lahat, pwede rin yung gamitin ngayon para mas productive kayo sa bahay. She suggests that natuto ng mga tao niya mag-work from home at gumagamit ang Slack. Slack is sort of like a parang project management tool, eh, di ba? Slack. And also, sanay sila mag-Zoom. So, ayan lang po. Di ba kasing bata mo po, si Ma'am Tess, di ba? Ma'am Tita? Magkaedad kayo, di ba? Kulit po yan. Opo, ayan. Kasama po yan. So, yeah, pwede kayo matuto sa isa't isa kung paano mag-digitalize, maging more online yung mga negosyo pa ninyo. Ito naman po. Sige, since the main question everybody wants to ask you right now is, like, kagaya ni Mon, siya din kanina, nagtapos siya, puro mga suggestions for the government at this time. And I guess, really, we can only do, yung lumalabas po dito sa ating usapan ngayon is that, bilang mga entrepreneurs, we can only do so much on our part. Ano pwede naman gawin ng ating gobyerno? Ano pwede na ma-i-recommenda sa gobyerno? Anyway, nandiyan yung IATF ngayon, gumagawa ng bagong polisiya. Nandiyan na po yung batas ng bayanihan for us to move forward. Kailangan gumawa ng mga implementing rules and regulations ngayon po. What do you think that they can do so that pwede natin ito ibigay sa ating mga lawmakers, pati sa mga executive branch? Ginger, ikaw muna. What do you think we can use help with? I think tama naman yung sinasabi ni Ms. Tita na relax muna in terms of like, if you want a loan, relax muna all of the documentary requirements. So, yeah, I get also the point din naman ng mga banks or microfinance companies who want syempre assurance also that they will indeed be paid, no? Baka they can find, I don't have the solution yet, maybe they can find another way to do that, no? It's more of lang kasi I think tinitignan din nila yung risk, di ba? Of pagpapautang to these people, no? So, but siguro a little bit relax on that part, no? Mag-relax tayo sa documentary requirements. Next is, sorry, but I'm really here to push for automation. Because I think automation can help us really even with tax collection, which we know that taxes are needed at this point in time, no? Taxes naman are really a percentage of what you earn as a business owner. So kung wala kang kinikita, wala rin naman babayaran. But let's find better ways of helping people comply, helping people understand. And I think a lot of these things, no, and it's not only taxation. There are a lot of changes, a lot of memos, circulars going around from different government agencies. I think we need to automate also yung communication with all of our countrymen, ano ba talagang nangyayari, ano ba yung dapat asahan, ano ba yung process. Even kanina, I was just listening to the announcement kung paano bibigyan ng financial aid ang mga kababayan natin who are less fortunate, and even yung mga unemployed natin, di ba? So, parang that process alone, when they were explaining it, is something that we can actually automate. So, parang wala nang palakasan also in terms of
nakakuha ng financial aid na to or even food, nasa food pa lang tayo, di ba? Yung aid na to, it's not palakasan sa gobyerno, it's an automation or automated way of choosing kung sino ba karapat-dapat to receive all of these aid. So, a lot of things, RJ, a lot of things. It's not just taxation, but a lot of things in the government. There. Oh, sinabi ko kanina dito, I forget kung sino nag-comment, automation also helps hindi lang productivity but also eliminates corruption and red tape. Eh. Yes, I believe so. Kasi anonymous na lahat eh, 'di ba? Pantay-pantay na kayo lahat eh, 'di ba? Hindi mo nakikita yung kalamong ka, hindi mo nakikita na yung tao eh, 'di ba? Totoo. Requirements. Yeah, and especially nowadays that people are scrambling, ano ba talaga ang totoo? Ano bang fake news? Ano bang tama? So people can be gullible at times, lalo na in times of stress, in times of despair, like crisis. So we need to have basically all of these real sources of information. Tama ka yan. Maraming salamat, Ginger. Tita, hinihintay namin po. Ano po yung recommendation po ninyo para sa ating pamahalaan? What from an SME standpoint can we recommend for them to help out our MSMEs? Ito na po. Sabi ni Ginger na kailangan i-automation. Walang problema yan. Now, yung EBIR, naka-automate naman yun. Kaya yung pagbayad lang, yung EFPS, sana yung mga bangko, huwag na rin yung masyadong lakihan yung requirement ng bank deposit. Sobrang laki ang kailangan nila eh. Baka ka-EFPS ka lang kung ang sa bangko. Kaya lang, ang dapat meron kang minimum deposit na i-maintain. Dapat babaan nila yon, huwag masyadong malaki. Now, ito namang credit cards, at this point in time, huwag naman silang ipapaano pa rin yung 3.5% per month. Dapat yun, babaan nila. Babaan nila na sila din tao din silang may-ari dyan eh. Kumakain din sa, tayo kumakain din. So, yun ang mga SMEs kasi, doon nakikinabang sa pag-purchase ng mga products nila through credit cards. Ngayon, paano sila makabayad ng 3.5% per month for that? So another thing, yung moratorium of taxes, yun yung sinabi ko na kung pwede lang sana mag-file lang muna, kung meron mang babayaran, huwag mo nang babayaran. Ano lang muna? Dapat maybe 2 to 3 months, huwag mo nang babayaran yun. Kasi mag-accumulate pa ng profit yung mga MSMEs. Opo. Yun ang mga pinaka, dapat lawakan ang pag-iisip ng mga nasa gobyerno, BIR, Defense, yung Finance Secretary, yung lahat sila doon, Senado, dapat nila lawakan yung pag iintindi nila ngayon, hindi lang yung iniisip na ganito, ganyan. Dapat bigyan nila ng pansin ang mga MSMEs dahil yan ang bumubuhay ng ating nation. That's right. 99.6% of the country are our MSMEs. Yes. At kami po, yung nabibigay ng sweldo sa mga low-income families dahil sila yung mga empleyado po natin. Eh, diba? So, tulong-tulong po tayo lahat dapat dito, ma'am. Opo. Ma'am, tanong lang po, isang bago lahat, no? Tanong lang po, may question, is it safe ni Adrian Buenbraso, is it safe to file zero sales for the month of March and zero tax for the withholding expanded? Wag naman. Ang inaano ko nga, kung mag-ano man siya ng, ganito kasi yun eh, you can only do as much as maybe, it should not be more than 20% na understated ang iyong sales. I-ano mo yung sales? Yun ang inaano ko na, kung sana pwede, they will file the exact figures, but the government should not demand payment. Ayan po, tama po, tama po. I understand. Huwag yung mag-zero-zero kasi cheating na yun eh. Oo. Ayaw mo mag-cheat, but then the government po. Yun dapat ang government mag-ano talaga na huwag lang munang magbayad. We will file it honestly, but walang payment muna, kahit meron naka-tax due doon. Ayan po. Salamat, Ma'am Tita. I appreciate it. Sorry, RJ, no, to add to that. For BIR, no, they would think of this time as a time na parang
to help people also clean off yung mga past open cases nila. So baka pwedeng gamitin yung time na to or panahon na to dahil nga gusto nila kumolekta ng more kasi marami na tayong deficiency daw, diba? Parang we're expecting a lot of deficiency. So baka naman this is the time na pwede nila ibaba yung compromise. Mm-hmm. Kahit yung compromise lang natin, yung kasi right now 1,000 per form eh, pag na-miss mo, di ba, from previous months. So baka this is the time to give people the opportunity to clean the slate. Parang linisin ko na lahat ng utang ko or something like that, no? Baka pwede nilang bigyan ng dati kasi 200 lang yan eh, ngayon ginawang 1,000. Oh, oh. Return. Oh. Enlightening session, kaso lang, medyo... kapusat po tayo sa oras. Just a couple of things more. I want you to be speaking right now sa ating mga entrepreneurs na nakikinig ngayon na kailangan kumapit ngayon sa kapit ng mga kapatid because of the situation. What advice would you like to give right now, Ginger, sa lahat ng mga entrepreneurs natin at mga MSMEs na nakikinig ngayon? I think, no, in terms of like, kunwari, business, no, marami sa atin wala talagang magagawa in terms of like earning now at this point in time, lalo na pag brick and mortar. So maybe focus your attention really on how to, una-una, fix yung mga processes natin, internal mm-hmm. processes, kung magkaroon ng mga crisis na ganito, pandemic na ganito, paano mm-hmm. kayo mag-shift to like a work from home schedule. Pero most importantly, no, use this time to build yung relationships, to build that particular ecosystem na kanina pa natin sinasabi na to support. Kasi if it's an ecosystem, kung isang parte lang doon, kunwari katawan, isang parte ng katawan mo hindi gumagana, lahat eh, buong katawan mo nakakaramdam ng sakit eh. So it's time for us to help each other out so that wala tayong maramdaman na sakit. It's more of building relationships with people. This is the time to collaborate as a small business community, no? All of us in this community have to help one another. Yun yung pwede kong mapayo right now na let's focus on building relationships and helping one another. Maraming salamat, Ginger Arboleda ng Taksumo. Ma'am Tita, kayo naman po, hinihintay po yung inyong magiging payo sa ating mga entrepreneurs. Kayo naman po, ma'am. Actually, ito lang ang masasabi ko. Now, dapat we should be united na isusulong natin yung petition natin na dapat wag mo nang magbayad ng tax, but we will file honestly. So ito ngayon, yung Cebu Chamber of Commerce, inaano ko na sila, Philippine Institute of Certified Public Accountants, at saka dapat itong mga mentees, at saka lahat ng mga MSMEs, dapat kung pwedeng susulat tayo para it will be stronger ang dating natin. Kasi tayo ang boses ng ekonomiya eh. Tama, opo. So, dahil tayo ang boses ng ekonomiya, dapat tayo ang susulong nito na huwag dapat ang BIR mag-penalize natin, huwag tayong magbayad maybe for 3 months of all these taxes na ito. Yun lang. O palakpakan naman, maraming salamat ulit. Maraming salamat, Ma'am Tita. Maraming salamat, Ginger. Thank you so much. And of course, to Mon Abrea rin. Thank you so much for joining us here this afternoon. Alam mo, ito yung first time na marami nako-comment dito na ko. Tita, ang dami mo na ko mga fans the way dito sa aming mga comments po dito. Maraming salamat. At magkakarating po yung inyo mga payo at mga suggestions kay PA Joey, pati kay Secretary Mon ng DTI again. Thank you so much on behalf of Mentor Me Online. At bago lahat po, konti lang plugging lang po dito sa ating huwag ka lang kalimutan mag-comment ng inyong mga mensahe at mga aral na natutunan mula sa ating mga go-negosyo mentors, si Sir Mon, si Ma'am Ginger, si Ma'am Tita. Maaari kayo magkaroon ng chance na ma-feature sa ating go-negosyo comment of the day. Please just make sure to use the hashtag Mentor Me Online. At ito lang po, kasama ko ngayon sa isang grupo. Yung tawag sa grupo po ay Bounce Back PH. That is a Facebook group. It's called Bounce Back PH. Ito po ay isang grupo ng mga entrepreneurs, business owners, freelancers, mga professional. At yung ginagawa namin dyan ay unang-una, tinutulungan po namin yung mga frontliners natin. We're asking for people to help donate. So, minamatch po natin yung mga donations sa mga gusto mag-donate ng mga PPE, ng mga medical supplies, ng mga food. Pangalawa,
tinutunukan po namin yung mga at-risk communities, yung mga depressed communities na nangangailangan ng pagkain, ng damit, ng gamot. We're also helping them out. At pangatlo, gumagawa kami ng networking sa mga entrepreneurs. Siyempre, ito po, di ba sinasabi ni Ginger kanina, kailangan natin ng mga ecosystem na tutulong-tulong yung mga tao. We are building an ecosystem kung saan yung mga entrepreneurs ay makakakuha ng mga koneksyon, mga mentors, mga guidance, para tuloy-tuloyin po yung pagtakbo ng mga negosyo nila. So again, please follow us on Bounce Back PH on Facebook. At sa mga gustong tumulong na labanan ang COVID-19 outbreak in the Philippines, please join us on We Care. We Care means we connect, act, and respond to emergencies. Ito po ay isang non-profit emergency response platform that connects mga individuals or groups na gusto mag-donate kanilang mga resources to emergency and support organizations gaya ng mga hospitals that urgently require assistance during this time of crisis. This platform is 100% free and now open para sa mga pledges and requests. Ito po ay mula sa Cortex, isang subsidiary of Concepcion Industrial Corporation. Tulungan po natin ating mga medical frontliners in their fight laban sa COVID-19 by pledging the much needed resources. Please visit right now www.wecare.ph and join their Facebook page, facebook.com/wecareplatform. Again, maraming salamat sa inyong lahat sa mga nakikinig dito ngayon. Thank you again to all the mentors. Please join us again tomorrow at 11 a.m. and 3 p.m. dito po sa Go Negosyo Mentor Me Online. Again, sa lahat mga nakikinig dito ngayon, 2 more weeks to go. Stay safe, stay healthy, and stay home. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Prosperity cannot only be for the few. And focused on the sector that is the most challenging is the agri-sector. Agriculture and agribusiness have played and continue to play an important role as a driver for social and inclusive growth and through agriculture-related value-adding activities. Since 2016, the Office of the Presidential Advisor for Entrepreneurship has helped our agripreneurs achieve success and bring about prosperity for all. Now, marking its 15th year, Go Negosyo, together with the Department of Agriculture, in partnership with Shopee, go even further to revolutionize the agri sector and empower our rice farmers in this age of digitalization. Introducing the Magri app, an online free-for-all rice market. Magri allows consumers to search and buy produce directly from nearby local rice farmers. Users can also view updates on rice suggested retail price and seasonal item demands. Magri is an innovative tool that promotes inclusive and sustainable growth. And together, we will rise for the Filipino rice farmers. Agri is really the game changer. It is the solution to the biggest problem in this country, poverty. I believe that by unity, cooperation, and hard work, we shall achieve our aspiration for our country. Let us work together to realize our hopes and dreams for our people and nation.
the Magri app. Download now.